Hello everyone and welcome to my channel. This is Coach Jared. Today is April 29, 2021, mga kaibigan. Nais ko po munang imbitahan kayo, no, kung kayo po ay first time sa aking channel, please click subscribe. Meron tayong subscribe button dyan sa baba. Also, meron tayong notification bell. Pa-click yung notification bell para malaman nyo kung meron ako mga bagong uploads. Also, mga kaibigan, huwag nyo rin pong kakalimutan paki like and share yung ating video at yung aking mga replays, no. Paki-like and share po siya. At huwag po kong kalimutan din mag-follow po ako sa social media accounts ko. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Bago tayo magpatuloy sa ating next na topic, ako po muna ay magsa-shoutout po muna sa ating business partner na si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay gumagawa ng mga giveaways, corporate giveaways, corporate gifts, online gift shop po siya, at siya po ay gumagawa ng mga personalized gifts para sa inyo pong mga minamahal sa buhay. Okay? Tulad po ng ganito, mga kaibigan, this is for Mother's Day. Okay, ito yung isa, ayan. Okay. Free mini bouquet and pink shawl included with every purchase ng Mother's Day gift box. I will accept reservation of orders until May 3. Naku, napakalapit na ng May 3. Ilang araw na lang yan. So mga kaibigan, kung order po kayo ng mga pang Mother's Day na inyong mga regalo, may kasama daw pong shawl na libre at saka mini bouquet. Okay, para sa inyong mga minamahal sa buhay. Napakaganda niyan, mga kaibigan. So kung gusto niyo po umorder ng mga ganitong klaseng gifts para sa inyong mga minamahal sa buhay, sa inyong asawa, sa inyong mommy, okay, kontakin nyo lang po si Wonderfully Made sa kanyang Instagram or kontakin nyo rin po siya sa kanyang Facebook account. Ayan po ang kanyang Facebook account. Bagal ah. Uy, internet. Mukhang tumigil. Okay, nawala. ayan, nagpakita na. Ayan. Meron siya Facebook account. Okay, so pwede nyo rin siyang i-message dyan sa kanyang Facebook account. Okay, so unahin natin dun sa very, very first part ng speech na yon. Okay, so umpisa pa lang medyo meron ng mga konting pasaring si Pangulong Duterte, tapos nag-transition yon doon sa what do you call this, usapan tungkol sa community pantry. Okay, panoorin muna natin para alam natin kung ano yung konteksto ng kanilang mga pinagsasasabi ng mga dilawan at mga ugoks ng Twitter. Okay, painggan natin muna yon. Sana ba? Handa ko lang yung audio natin at yung ating video, ihanda lang natin, syempre. Kasi ayaw natin ng pangit na audio. Okay, ayan. So, let's do this. Medyo mahaba lang, mga kaibigan, na nasa 10 minutes. Okay, medyo 10 minutes. Medyo mahaba ng bahagya. Pero mga kaibigan, alam ko naman na excited tayong pakinggan si Pangulong Duterte, di ba? So, let's do this. Ngayon, nakita ko violation dito, violation doon. Sakit dito, sakit doon. Anak ka nang wala tayong pera. Do not ever think that we can accommodate you at just any time. If you look on TV and sa mga news, hindi nga makapasok, naghihintay lang sa mga kotse. Naghihintay lang dyan sa labas hanggang mabigyan sila ng kama. Now, true. Ang kama depende yan sa mabakante. Kung marami ang mamatay lahat, maraming kama kung gusto ninyo. If we are one of those candidates na alam ko hindi lahat. I mean, hindi naman talaga lahat may gusto eh. Maraming ayaw nang baka COVID na matay, wala na tayong magawa dyan. Swerte na natin yan. Ngayon, itong mga ayaw maniwala, ayong sumunod, despite the fact that they are well aware of the attendant consequences, grave ones, patuloy pa rin ang sayaw dito, sayaw doon. Kala mo walang batas na ganito yan.
there is a national emergency, a national health emergency. With that comes also the power of the state to control whatever there is to control, whether it's a pandemic, epidemic, or whatever, medical. Police power can be exercised by to control crime, to promote public interest, to promote public health. Yan, kasali yan sa power ng president. Ngayon, ako tumitingin lang sa, as in, at a distance. As I would not really want to be so strict about it because it is technically not a crime at all. Ang problema, naging krimen lang yan dahil kung ayaw mong maniwala, para kang, I know if this is the word, spreader, nag-i-spray ka na. Nag-i-spray ka ng sakit. So we have to protect other people from not getting sick. So we have to impose rules. Now, the rules are there and you do not follow. Well, let me tell you. Under the police power of the state, ang mayor, ang barangay captain, because they are persons of authority, they are the ones who should be responsible for the enforcement of the law. Yun, patay. Ang guidance binibigay lang sa police because the supervision belongs to the mayor. Correct. Ang barangay captain is also a person in authority, like a teacher is a person in authority. Kaya pag nag lumaban ka, nasaktan mo yung mga tao na yan, it is direct or indirect assault. In addition to the crime that you commit. Ganon yan. So, ang gawin ko ganito, I will hold responsible under the law. May batas eh. Maraming batas. There are about 5 provisions in a different statutes na ang barangay captain siya yung mag-enforce sa law. Correct. At kung hindi, yung mayor or concurrently the mayor and the barangay captain are responsible for the enforcement of the law. Especially ano, if it is a penal law. Yung may corresponding priso. Ano. Ngayon, ang gawin ko ganito, I will hold responsible and I will direct the secretary of the local government, DALG, to hold the mayors and responsible for this kind of events happening in their places. Joy Belmonte, is that you? Joy Belmonte, Vico Soto, ano ba, Isko Moreno, ayan. Ayaw nyo ng permit, di ba? Ayaw nyo makialam ang estado, ayaw nyo makialam ang gobyerno dyan sa mga events nyo. Tinawag lang. Tinan nyo, nagpakabait lang si Pangulo Duterte dito eh. Tinawag lang niyang events, okay? Pero alam naman natin yung ibig niyang sabihin, di ba? Tuloy natin. It is a violation of the law, and if you do not enforce the law, there is a dereliction of duty. Yun, which is dereliction of duty. Punishable under the revised Penal Code. Correct. It's a crime. So the DILG can proceed against you for not doing your duty as mayor
o si barangay captain, but not so much about the mayor. Nandyan lang yan kasi nandyan yung liability. Itong mga barangay captain ang problema. Kasi maliit ang barangay, do not give me that shit about hindi mo alam. So, the local government will go after you administratively and criminally. Patay. Pag may nangyari pang pistahan o sayawan dyan, sayawan, ang tawagin ng DILG ang mayor pati ang barangay captain. Mayor Joy Belmonte, Mayor Oka, malapitan. Mayor Biko, Mayor Isko, ano na? You will be, ang sabi ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, hindi lang daw administratively responsible. Ibig sabihin, hindi lang sila pwedeng makasuhan sa kanilang administratively, sabihin sa kanilang role bilang mayor. Kasama din yung criminal case. Dereliction of duty. Medyo mabigat yun, ha? Kasi may criminal, eh. And then, he will proceed to enforce the law. Since he is my alter ego, dito nga sa linyan sinabi ko, DILG nandito, eh. Correct. It's a civilian department. Uh-huh. Civilian yan. And he can exercise that power. Uh-huh. So, siya na. Kasi itong war power dito sa, hindi masyadong ang military. Pang NPA ko lang yan. Pang enemies of the state. So, it falls squarely on the shoulders of Secretary Anyo. That's to enforce the law. Maybe call the attention. Katulad po. Pinutol ko po ng konti, mga kaibigan, kasi gusto ko mag-focus dun sa topic nung ano, nung community pantries at yung response ng mga mayors dyan. Okay. Panoorin pa naganap dito sa Barangay Holy Spirit na inannounce ito sa Facebook kung saan nagdagsaan ng maraming tao at halos sa sobra pa sa 10,000 ang dumating ng mga tao at hindi na nakontrol at hindi na naipatupad ang minimum health standard. Sa community pantry po ay dapat irerespeto ang karapatan ng lahat. Ito man ay organizer, ito man ay beneficiaries, o ito man ay party ng LGUs. Naglagay na ng guidelines para sa community pantry. Ngayon, sabi ng mga mayor, 'di ba, wag pakialaman. Sabi ng mga congressmen, mga senador, wag pakialaman, 'di ba? Wait lang, mapakita ko sa inyo 'yan, ha. Ang sabi, ito yung sabi ni Belmonte. No permits needed for community pantries in QC. In fairness, hindi pa rin required ang permit. Pero ngayon required na merong masusi na coordination sa mga barangay. So yan, sino pa yung mga nagsabing huwag pakialaman ang mga community pantries? Oh, itong mga senador na to. Oh, sige, basahin natin silang lahat. Ralph Recto. Sabi ni Ralph Recto, hindi raw kailangan ng state franchise, hindi raw kailangan ng government permit, hindi kailangan ng police clearance. Paano ngayon yan? Dahil daw, tumutulong naman. Hindi naman daw kailangan ng permit pag tumutulong, pero ang NGO kailangan ng permit. Ayos. Sige. Meron pa. Grace po. Isa pa yan si Grace po. Lacson. Sino pa? Joel Villanueva. Isa pa yan. Joel Villanueva. Nancy Binay. At Sherwin Gatchalian. Sila. Yung tropa nilang yan. Sabi, wag daw pakilaman ng community pantry. Nangyari tong community pantry ni Angel Oxin. Ano kayo ngayon? Tahimik kayong lahat? Ano na nangyari sa sinasabi nyo? O ba tahimik kayo ngayon dyan? Ito pa, yung mga mayor, mga kaibigan. Saisahin natin lahat itong mga mayor na to. Okay?
Caloocan, Makati, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila. Okay, sana. Manila, Marikina. Ito pa matindi oh, si Chodoro sa Marikina. Related to culture of bayanihan like the community pantry should be left unregulated. Baka gusto niyo umabot sa inyo yung nangyari sa Quezon City. O, Muntinlupa. Oy, nako. Isa pa to, Muntinlupa. Nabotas. Okay, Paranaque, Pasay, Pateros, Pasig. O, yan, yung mga yan. O. Quezon City, as usual. As usual, Pasaway pa rin. Okay. San Juan. Diyos ko. O, San Juan. Sige, mga mayor, Taguig, Valenzuela, ayan, mga ayaw magbigay ng ano, ayaw iparegulate yung community pantry. So, sige, halos lahat to, puro Manila eh. Puro Manila to eh, halos. Pasaway pa rin? Ang sabi ni Pangulong Duterte, he will hold the barangay chairman and the mayors responsible. Kayo ang magiging responsable sa nangyayari ngayon sa inyong mga cities. Malinaw? Sige. Sana lang masample lang kayong lahat, no? Sana lang talaga masamplean kayong lahat. Balikan natin yung speech ni Pangulong Duterte. At hindi po natin papayagan na magkakaroon ng EPAL o tinatawag natin maglalagay ng anumang signage, billboards, posters, bearing pictures, pangalan, initial, o images ng mga tao na nagsasagawa ng community pantry, no? Lalo na po ang mga politicians na gustong pumapil dito sa community pantry. So ito po ay ginawa namin isang advisory o memo na ipinalabas namin para sa guidelines ng ating mga LGU. Very good, Secretary. Basta druga talaga. Hindi lang alam ng tao kung gaano ka sama ang tama ng droga sa isang bayan. Let me revisit doon sa barangay. Alam mo, tama 'yon. You're correct there. Kung i-barangay ninyo, but it would be easier really to control. Even the spacing can be at least correct. Enforced to the barest minimum. Tama. Yung sa barangay, there is the purok and sitio. You can always schedule it for the purok. So, ilan lang yung maglinya. Correct. Then, after that, the sitio will be the next venue. And the third is so forth and so on. Let's start with the basics. Basic political unit is really the barangay and the mga sityo din di purok. Pag maglinya lang sila, not so much. Then sabihin lang, you're next. Ganon sana ang walang lang isip yung mga gagawin yun eh. What they just do is just to show to the people that they care, but they do not really care because of their ignorance. Ang problema, hindi na kaya naman natin kasi ignorante. Hindi ba? Ignorante daw kasi. Ay, nako. So, yan lang yung clip na kinuha natin dito sa Talk to the Nation ni Pangulong Duterte. No? At dahil dyan, mga kaibigan, nag-react ulit. Ngayon, mga kaibigan, alam na natin na itong sa Maginhawa Community Pantry ay isang propaganda stunt lang. Bakit? Tuwing nagsasalita si Pangulong Duterte, lagi siya ngayon may reaction. Ito naman ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, ngayon ang pinakakailangan ng tulong, so I hope community pantries will serve as a wake-up call sa ating lahat. Maraming pumipila araw-araw, maraming nangangailangan, hindi lang siya basta numbers. Kwento ito ng bawat pamilya na hirap.
Ang tingin ko po, maganda talaga na makita ng tao sa government o maipakita ng tao sa government ang efforts ng community pantry organizers at ang natutulungan niya. Focus lang tayo sa pagtulong. Ay, yun ang sagot niya. Kasi mga kaibigan, again, ignorante. Sa pananaw nila, at least ng mga community pantries na may ganitong motibo, no, katulad ng kay Patreng nun. Para sa mga katulad niya, ang kanilang ginagawa ay hindi lamang, alam nyo na, hindi lang naman tulong to eh. May halong propaganda dito. Ang gusto, ang end goal nila, no, ang end goal nitong mga tao na to, na katulad ni Patreng nun, ay maggalit ang tao sa gobyerno. Alam naman natin yan, sinabi na sa atin yan ni Cashane nung isang araw. Diba? Sinabi sa atin yan ni Cashane nung isang araw. Kahapon pinag-usapan din natin yan. Magkasama si Patreng nun, tsaka si Teddy Casino kahapon sa isang show. Yun ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang maggalit ang tao sa gobyerno. Sige, ano yung sinasabi dito na maraming pumipila araw-araw? Paano niya nasabi yan? Eh mga kaibigan, ang maginhawa community pantry ay isa na lamang drop-off point. Bagsakan na lang siya. Ang nagsabi niyan mismo ay itong si Patreng. Oh, bagsakan na lang siya. Starting Tuesday, the Maginhawa Community Pantry in Quezon City will serve as a drop-off point for donations. So, ang sistema ngayon, mga kaibigan, hindi na sila namimigay ng donations. Bagsakan na lang sila. At yung bagsakan na to, ibibigay nila sa ibang mga community pantry sa paligid nila. So, anong ibig sabihin? Yung plano nyo, fail. Bakit? Kasi wala kayong mekanismo. Bagsakan na lang kayo. Bagsakan na lang kayo. Siyempre, ang spin nila dyan, good news. Good news daw. Good news. Pero ang totoong kwento dyan, mga kaibigan, kasi hindi na nila kaya. Hindi nila kaya pala in the first place. Hindi nila namamanage. Hindi nila namamanage yung tao. Hindi nila nababantayan ang social distancing. Hindi nila kaya. Kaya ngayon, ang nangyari, yung Maginhawa Community Pantry doon sa komunidad na yon, bagsakan na lamang. Also mga kaibigan, hindi ko lang sinama kanina, pero isa sa mga rules ngayon or guidelines para sa mga barangay pagdating sa community pantry ay ito. Ang sisilbihan mo lang ay ang iyong immediate barangay. Ang mga tao ngayon hindi na pwede mag-inter-barangay. Hindi na kayo pwede mag-inter-barangay. So, kayo, mga community pantry organizers tulad nito ni Patreng nun, yung dumi nyo, yung gulong inumpisahan nyo, yung dumi nyo, Angel Locsin, sinong naglilinis? Estado pa rin. Gobyerno pa din. Sinong nag-aayos? Estado pa rin. Gobyerno pa din. Barangay at ang inyong local chief executives, ang LGU. At kaya kaibigan, wala na lang pwedeng sabihin tong babaeng to eh. Wala na siyang ibang pwedeng sabihin kundi focus lang tayo sa pagtulong. Bakit? Kasi wala ka ng tulong na nabibigay. Imagine, mga kaibigan, bagsakan ka na lang. Tapos ang pamigay mo doon na sa mga nakapaligid sa yung community pantries. Fail ka. Fail ka sa propaganda mo. Kasi, bakit? Kasi hindi mo na-sustain yung pila. Hindi niya kasi, mga kaibigan, na ipagpatuloy yung pila. Kasi ang kailangan kasi dyan, mga kaibigan, no? Kailangan maipakita dyan yung mahabang pila ng mga taong nagugutom dito sa mga community pantries na to. Eh, hindi niya na-sustain. Hindi na-sustain eh. Hindi nila anticipate na anytime pwede mag-step in ang gobyerno. Anytime. Kahit sabihin ng mga organizers na to na, hoy, huwag kayong lalapit sa amin within 50 meters, ha? Kapal naman ang mukha nyo, may court order kayo para sabihin yan. May pa-sponsorship ka pa galing sa ano? Sa Chooks to Go?
Anyway, mga kaibigan, ano pong nagdulot dito, no, sa mga guidelines na to? Balikan natin yung nangyari last week. Balikan natin. So mga kaibigan, so build up nga ng mga politiko, no, yung community pantries, no, ginawang bayani itong si Patreng noon. Tapos ginawang Diyos-Diyosan itong konsepto ng community pantries. So yan, parang wow! Tulong-tulong tayo lahat. Bayanihan tayo. Huwag natin papakailaman yan. Holy cow yan. That's a sacred cow. Hindi mo pwedeng hawakan. Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng masama. Hindi mo pwedeng galawin. Ano nangyari? Itong nangyari. Merong isang community pantry organizer na nagngangalang Angel Oxin. Sumablay ang kanyang community pantry. Pareho sila ng gustong mangyari ni Patreng noon. Gusto nila napakaraming tao. Gusto nila ng kunyari na pagsisilbihan nila yung mga tao. E sumablay. May namatay doon sa kanyang community pantry. Maraming nagalit. Okay? Pero mga kaibigan, para maisalba nila yan, para maisalba nila yung reputasyon ng community pantry, anong ginawa nila? Si ABS-CBN naglabas ng statement. Okay, si ABS-CBN naglabas ng statement. Anong sabi? ABS-CBN supports Angel Oxin on community pantry issue. We stand by her and thank her. Yan. Oh, yan ang sinabi ni ABS. Meron, andito ba yung statement niya? Dito. Ang statement nila ngayon, eh napakabusilak naman ng puso. There's a good heart. Merong magandang kalooban sa puso ni Angel Oxin. Hindi naman yun ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman yung busilak ng puso niya ang pag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kaibigan, yung katangahan at sistema na ginawa niya dito sa community pantry. So itong sinabi ng ABS-CBN. ABS-CBN believes in the goodness of the heart of our kapamilya Angel Oxin, who in her personal capacity has tirelessly helped our countrymen in times of crisis. Wow! We admire her commitment to continue serving the Filipino people with selfless dedication and love. We stand by her and thank her for being a shining example of generosity, accountability, and compassion. Mga kaibigan, ang tawag po dito ay red herring. Sabi po ni Ryuji Izumi, susuportahan nila yan. Remember Ultra Stampede. Ayaw nga sa Ultra. Daming namatay doon, mga kaibigan. But anyway, ang tawag po dito, mga kaibigan, ay red herring. Ibig sabihin, distraction lang ito. Dinidistract lang tayo ng statement ito ni Angel Oxin para hindi natin tingnan yung katotohanan na sumablay siya doon sa kanyang community pantry. Sumablay sila sa kanilang propaganda. Yun po ang kaya sila naglabas ng ganito. Eh nahihirapan sila na maibenta itong propaganda na to. So anong ginawa nila? Nag-recruit sila ng isa pang artista para magsalita. Sino? Si Liza Soberano. Sabi ni Liza Soberano, "You don't need to say sorry," tungkol sabi niya kay Angel Oxino. "You don't need to say sorry, ate, dahil hindi mo naman ginusto ang mga nangyari." Mga kaibigan, kung ang qualification lang ng pagka-absuelto sa mga kabalbalang ginawa mo sa iyong buhay ay hindi mo sinadya at hindi mo ginusto, eh ang dami sigurong mga nasa kulungan ngayon na lalaya. Ang dami siguro nasa kulungan ngayon na lalaya kung ito lang ang basehan ha ng pagka-absuelto mo sa iyong mga pagkakamali. Kung ito lang ang basehan. For example, halimbawa, ako'y nagmamaneho at habang ako'y nagmamaneho, ako'y nagte-text at the same time. Tapos, nagkamali ako ng aking pagdadrive, bumangga ako sa pader, nakasira ako ng pader, ng bahay ng may bahay. Kaso ko, reckless imprudence resulting to a damage to property. Hindi ko naman po ginusto at hindi ko po sinasadya ang nangyayari. Sabihin ng korte, sige, okay na yan, hindi mo naman pala ginusto.
What if nagmamaneho ako at meron nagbabike, nagbibisikleta sa aking tabi? Okay? Hindi ko siya nakita, pagpihit ko, tinamaan ko siya, nabalian siya ng binte, dinala ko sa ospital, nagkahablahan kami. Umabot kami sa korte. Ang idadahilan ko, ay, sir, hindi, your honor, hindi ko naman po ginusto yung pangyayari. Sasabihin ba ng judge na, ay, sige, napakabusilak naman ang iyong puso, dinala mo pa sa ospital ang iyong nabangga, amuswelto ka na. Ganun ba talaga yun? Ganun ba ang mundong ginagalawan nyo dyan, mga artista kayo? Tort law. Correct. Tort. Going back. We will be praying for Tatay's soul, for his family who is mourning, and for your good health and peace of mind. So, si ABS-CBN, sinuportahan yung kanilang talent. Kasi kailangan nila ituloy yung kanilang propaganda. Sinigundahan nila Liza Soberano. At syempre, nandiyan din yung sinabi ng manager ni Liza Soberano na si OG Diaz. Ang sabi niya, Angel, di mo kasalanan. Kasalanan niya ng sitwasyon. Buti pang sitwasyon, nagkakasala. At nakatakdang magbuwis ng buhay si tatay para maiparating ang mensahe sa taong bayan at gobyerno. Ang kapal ng mukha talaga ni OG Diaz. Mga kaibigan, hindi po isinilang si Tatay Rolando, if I'm not mistaken, si Rolando, Tatay Rolando po ang tawag sa kanya. Hindi po isinilang si Tatay Rolando para lang mamatay sa isang community pantry at maging statement ng kahirapan at gutom sa panahon ng pandemya. Sakripisyo talaga, OG Diaz. Yan ang problema kasi pag umiikot ang mundo mo sa mga kasama dyan sa ABS-CBN. Ang ano nyo, ang narrow, ang kitid ng inyong pag-iisip. Yan ang training kasi sa inyo sa ABS-CBN, maging makitid. Necropolitics. Occupational safety and health. Sabi ni June R. Sana si June R. Gusto ko to. Isumbong sa dole. No training sa occupational safety and health. Ang kakapal ng mga mukha nitong mga to, no? Ng mga artistang to. Ito pa, mga kaibigan. May nag-interview sa kanyang reporter kay Angel Locsin. Antindi. Tinan nyo to. Antindi talaga eh. Antindi. Kasi ito yung sinabi ng reporter. Reporter pa nag-apologize kay Angel Locsin. Bakit? Kasi masyado daw harsh. Masyado daw harsh magtanong itong reporter na to. Sabi nung reporter na si Alvin El Chico. Okay? Sabi, tinanong daw niya si Angel Locsin, kahit may nangyaring ganito, meron ka pa rin bang susunod na i-organize ang community pantry o nadala ka na? Dagalit sa kanya daw ang mga netizens who described the question as offensive. Offensive talaga? Ang nangyari, nagsorry ngayon tong Alvin El Chica na to. Nagsorry siya. Sorry po ha, Angel, kung nakikinig ka. Sorry, I did not mean to offend or to hurt. Saludo tayo, sabi. Ganong klase talaga ang paghimod ng puwet ng mga artista kay Angel Locsin, di ba? If you're offended, Angel, if you're offended, sorry ha kung na-offend ka sa mga fans po. Sorry kung na-offend po kayo, but it was never my intention, etc., etc. Another kalokohan. Kalokohan na naman ng Katol Network yan. So, wala talagang gustong dumisiplina dito kay Angel Locsin. In fact, mga kaibigan, maski ang QC, sumasalo kay Angel Locsin. Tingnan nyo to. Matapos nung insidente, ang sabi ng QC, okay. The Quezon City government has urged its residents who went to the community pantry
established by actress Angel Locsin to have themselves tested for the virus that causes coronavirus or COVID-19. RT-PCR tests for COVID or SARS-CoV-2 is free. According to the Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, CESU Chief Rolando Cruz. Mga kaibigan, tingnan nyo ha. Si Angel lang may kasalanan. Ang sumasalo, yung mga citizens ng Quezon City. Yung kayo, mga nakatira sa Quezon City. Yung binabayaran yung local tax, sagot nyo yan. Yung pa-testing. Sino ang nagpalibing? Quezon City government din ang nagpalibing. O, diba? Antindi. Naglabas na ng statement yan si Joy Belmonte. Anong responsibilidad ni Angel Locsin? Anong sabi ni Attorney Mel Santa Maria? Wala daw siyang liability. Mali po si Attorney Mel Santa Maria kasi hindi niya pinaghiwalay ang criminal at ang civil liability. Mali siya doon. Tingnan nyo yung komunidad ng mga Dilawan. Ganyan sila mag-isip. Takipan. Mga kaibigan, kaya po minsan managtataka kayo. Minsan po may mga binabasyo tayo dito sa ating channel na mga politiko, kahit pro-admin sila. Actually, recently lang nga naglabas din ako ng statement na parang si Senator Aimee Marcos ay tahimik kaya General Parlade. Dapat ngayon ay nagsasalita na rin siya. Mga kaibigan, marami pong nagugulat sa akin kapag nagsasalita ako ng ganon. Okay? Sinasabi nila, si Coach Jared, balimbing, etc. etc. Mga kaibigan, hindi po kasi ako Dilawan mag-isip. Mga kaibigan, ang mga Dilawan mag-isip, ganito ang ginagawa parang kay Angel. May pagkakamali na, pupurihin pa. Ganyan mag-isip ang Dilawan. Hindi po ako ganyan mag-isip. Ngayon, kung ako po ay sisitahin nyo, sabihin nyo, Coach Jared, bumabaliktad ka na kasi binabasyo mo na si ganito, binabasyo mo na si ganyan. Ayun, Dilawan kayo mag-isip. Hindi ako. Kasi ako, mga kaibigan, pag ako may nakitang mali, sasabihin natin yan. Kahit kakampi pa natin siya. Kasi po, ang tunay na kakampi ay tuturuan ang bawat isa na maging malakas. Kasama po doon ang pagsita sa kanilang mga kahinaan. Yun po yan. Ang sabi nga po sa Bible, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Yun po ang ibig sabihin yan. Etong mga Dilawan na to, sumasablay na silang lahat. Sumablay na yung kasama nila. Pagtatakpan pa. Ilulusot pa nila sa batas. Sabi ni Attorney Mel Santa Maria, walang liability. Sabi ni Liza Soberano, hindi mo kailangan mag-sorry. Sabi ni OG Diaz, nakatakda yan. Sabi ni ABS-CBN, busila kang iyong puso. Tut nyo. May namatay na. At mga kaibigan, apat na. Yung apat na tinesting, libre, di ba, sa Quezon City? Yung apat na tinesting nila, nag-positive lahat. Lahat yung apat na yon nagpunta sa community pantry ni Angel Locsin. Positive lahat. Tatlong asymptomatic, isang may sintomas. Mailulusot nyo pa rin ba to, mga Dilawan kayo? Mailulusot nyo pa rin to? Sakto daw eh. Kasi sabi nung seso nila, average incubation period is 5 days. 5 araw, 5 to 7 days actually. Ang pinaka matinding panahon kung kailan nakakahawa ka talaga yung pang 5 hanggang 7. Oh. Mga kaibigan, super spreader event na 'yan. Kaya mga kaibigan, napilitan na ang ating DILG na makialam. Napilitan na si Pangulong Duterte na magsabi ng mga mayor, mga barangay chairman,
Kung hindi kayo aayos, kayo magiging responsable sa sa batas natin. Mga mayors tsaka mga barangay chairman, kayo magiging responsable. Kung ano man ang mangyayari sa inyong mga city, kayo ang magiging responsable, sabi ng mga barangay chairman. Sabi ni Pangulong Duterte. Napilitan eh. Wala nang choice. Kasi itong mga politiko, yung mga mayor, mga barangay chairman, mga senador, inuna pa yung kanilang politika, inuna pa yung kanilang pagiging populist, pagiging trapo nila, pagiging epal nilang lahat. Diba? Yan mga kaibigan, ito. April 25, no, nakaraan lang. NCR mayors agree. Ay, dapat pala yung mga organizer maipag-coordinate sa LGU. Pagkatapos to, nung the next day, pagkatapos ng nangyari kay Angel Locsin. Realization talaga yan? Ngayon lang? Ngayon lang talaga? Ngayon lang talaga? Realization to? Ang titindi nyo naman. Ibang level ang inyong realization. Medyo mabagal ha. Medyo mabagal. Kailangan pa may mamatay. Kailangan may mahawang apat. Kailangan pa magkaroon ng super spreader event bago nyo ma-realize na, ay, putik, sumablay ako. Umpisa pa lang, mga kaibigan. Huwag nyo pong nasabi na po natin yan. Umpisa pa lang ng community pantries. Sinabi na po natin yan. Magiging problema to. Kapag hindi to ni-regulate, magiging problema to. Narinig nyo po yan. Sinabi ko po yan dito sa aking live ilang beses. Tapos sasabihin nila, ibabalik nila sa gobyerno, sasabihin nila, ay, maraming naghihirap. Ay, ang tagal na natin naka-quarantine. Ay, ang tagal na natin ganito, ganito, ganyan, ganyan. Eh, mga ano pala kayo eh. Nakikita nyo yung mga tao na yan nasa likuran? Ayan, nag-issue ulit ng order ang MMDA. Dahil dyan sa nangyari kay Angel. At yun na masaklap dito, no? Dina Legera Daub. Si Angel Locsin ngayon, tahimik. Walang kuda. Dati, linggo-linggo kang kumukuda. Araw-araw kang kumukuda. Ngayon, tahimik ka. Nagpapalamig ka ngayon, Angel. Ha? Angel Locsin, nagpapalamig ka. Makonsensya ka naman. Anong gagawin mo dito sa apat na asymptomatic? Sa tatlong asymptomatics at sa isang nagpositive. Patitirahin mo ba sa mga kwarto mo to, sa mga bahay mo to? Ia-isolate mo sila sa bahay mo? Paano ang pagkain itong ng pamilya na to kung may pamilya sila? Ia-isolate yan ngayon. Yung isa may sintomas na, ibig sabihin papunta na sa full-blown COVID-19. Pag hindi naagapan yan, patay. Hindi natin alam kung mabubuhay yan o mamamatay. Ano ngayon ang gagawin mo, Angel Locsin? Ba't tahimik ka dyan? Magsalita ka. Sabihin mo sa amin lahat, total naman, gusto mo magpasikat, sabihin mo sa amin lahat, anong gagawin mo? Ngayon na una, merong namatay dahil sa event mo. Pangalawa, merong ngayong apat na may sakit na COVID-19 dahil sa event mo. Mayo uno, mga kaibigan, tandaan nyo, magra-rally ang mga yan. Ay nako talaga, kailan sinasabi nitong mga pasaway na to, no, mga aktivista na to. Isang taon na tayo may pinakamatagal na quarantine sa buong mundo. Mahigit isang taon na tayo naka-quarantine. O sige nga, yung mga aktivista ba tumigil sila sa kakarali nila? Yung mga simbahan ba, nag-ingat ba sila sa kanilang mga piyesta? Yung mga chief executives, yung mga local chief executives ba, naging mahigpit ba sila sa kanilang mga constituents? Hindi.
sana minsan, mga kaibigan, no, bago tayo manita ng administrasyon, no, bago tayo manita ng gobyerno, eh, tumingin po muna tayo sa salamin at isipin po muna natin ano na bang nagawa ko para mabawasan ang mga cases sa Pilipinas. At least for me and my family, mga kaibigan, kami, isang taon na kaming naka-voluntary quarantine. As in, hindi kami lumalabas. Sa bahay lang kami. Voluntary po yan. Wala pong pumipilit sa amin. Lumalabas lang kami pag mag-grocery or mamamalengke. Yan lang. Eh, mga anak ko nga, hindi pa nakakaranas uli ng kalsada eh. Isang taon eh. Kasi mga kaibigan, kung hindi man po ako makakatulong sa pamamagitan ng community pantry, eh at least ang tulong ko na lang sa society, eh wag mahawa at hindi makahawa. Yun na lang ang responsibilidad ko. Hindi ko naman sinasabi na yung iba sa atin ay mag-voluntary quarantine. I mean, hindi naman lahat kaya yan. Pero hanggat maaari, di ba? Kung hindi ka kung ang contribution mo na lang sa pandemya na to, mga kaibigan, maliban sa magpa-vaccine, eh huwag magpasaway. Yun lang. Yun lang talaga. Umayos kayo, mga community pantry kayo, ha. By the way, hindi po, ulitin ko, baka may mga ano na naman sa akin, hindi po lahat ng community pantry ay komunista. Hindi lahat, ha. Hindi po lahat. Kasi meron po ang ating kapulisan, meron din ang totoong mga civilian. Okay? Like, meron akong friend, meron siyang community pantry. Alam ko na ano siya. Alam ko naman sigurado na wala siyang links sa CPP, NPA, NDF. Pero mga kaibigan, meron pong mga ilan-ilan na community pantries na ganun. Na may links sa front, legal fronts ng CPP, NPA, NDF. Kasama po dyan ang Maginhawa Community Pantry. Hindi ko po sinasabi na masama tumulong at huwag tayong tumulong. Ang sinasabi ko lang po, kung gusto nating tumulong, gawin natin ng tama. Yung hindi tayo makakabala ng ibang tao at hindi tayo magkokos ng gulo katulad ng ginawa ni Angel Locsin. Or hindi katulad ng ginawa ni Angel Locsin. Okay, so mga kaibigan, huwag na huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and subscribe po ang ating channel. Paki-follow po ako sa aking mga social media accounts. At wag na wag niyo rin pong kalimutan, mga ibigan, sa mga ibigan po nating OFWs, God bless your day and your work. Sa mga ibigan po nating nasa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you all tomorrow at 11 PM on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you all tomorrow.